We thank God for the opportunity of being together here. Tampok sa pagdiriwang ng ikalimang taunang National Bible Day, ang pangako ng mga kakandidato na itataguyod ang malinis, maayos at mapayapang halalan, malinis na pangangampanya at paglalahad ng malinaw na plataporma ng pamamahala. Susuportahan ko at igagalang ang resulta ng magiging takdang bilang sa gradong pasya ng sambayanan. Lumahok sa okasyon si Presidential Candidate Senator Ping Lacson na iniugnay ang isa sa mga paboritong bahagi ng Biblia sa hamon na hinaharap ng bansa ngayon. John chapter 10 verse 10, where Jesus said, "The thief comes only to steal and kill and destroy." These words speak of our greatest challenge as a nation, the deeply entrenched thievery that steals and kills and destroys. A sin contrary to the law of God, so does the act of anyone who joins the thief by keeping a blind eye on his selfish act. Kaya hamon anya sa mga botante na pumili ng mga leader na hindi nanakawan ang bayan. Ang magnanakaw sa gobyerno, mamamayang Pilipino ang pumipili tuwing sasapit ang halalan. Tayo pa nga ang nagsishade ng kanyang pangalan sa balota. Wala siyang pakialam kung ang kanyang ninanakaw ay ang ating mga karapatan sa edukasyon, hanap buhay, kalusugan at maayos at masaganang pamumuhay at higit sa lahat ang kinabukasan ng kabataan. Just for one day on election day, let us not allow ourselves to be partners of the thieves. Let us stand mightily against the evils of their actions. Dasal naman ang running mate ni Lacson na si Senate President Tito Soto, hindi mawala ng pag-asa ang mga Pilipino. The Bible is not just a book replete with inspired verses. It is God Himself speaking to us. May we remain faithful and hopeful despite uncertainties in our lives, in our country, and the world we live in. Kabilang sa mga dumalo rin sa okasyon, si dating Presidential Spokesperson Ernesto Abella na tumatakbong independent candidate. Sinasabi ng salita ng Diyos, sabi niya ganoon, ang mahalaga, sabi niya, ay maging makatarungan, maging makatwiran, maging mapayapa, at maging masaya. Ito yung maisabuhay natin, hindi lang sa personal, kundi rin po sa ating paggugobyerno. Sama-sama rin nagdasal ang mga dumalo para sa halalang walang dahas at pandaraya. Willard Cheng, ABS-CBN News.